We Can Do It! Programang hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We Can Do It! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga po ang ating palatuntunang We Can Do It! At ito nga po ang inyong mga kasama, Jonathan Mortiz. At Ate Maru Cepeda Javier. At ating programang We Can Do It ay napapakinggan ito sa FEBC Radio TV, sa Facebook, at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganon din sa TV. Channel 185 sa GCTV tuwing Sabado naman siya. Alas 6:30 ng umaga. So mamaya may guest po tayo. Pero Ate Maru, meron tayong mga changes na mangyayari po sa pagpasok po ng Agosto. Yes. Kaya ho, antabayanan niyo po yan. And definitely there will be some changes. And definitely, yung time pa rin, ano? Oo, yung time. Huh? And also, yung mga setup po natin dito. But we are so thankful for you joining us continually dito po sa FEBC, sa yes. 702 DZAS. Alam mo, kuminsan pag nakapag-bisita ka sa studio, sa FEBC, sometimes, dahil nga sa COVID at marami ng changes, nasanay kasi ako before na maraming tao sa station. Uh-huh. Maraming pumupunta, maraming bisita, maraming aksyon, maraming. Pero ngayon medyo malungkot-lungkot ng konti kasi konti na rin ang mga iba na rin. Ano. Wala Ate Maru kasi ang buhay is we have seasons of life. At iba-iba yung seasons. Sa August, another season for us. And we will inform you more on those details. Tama. Okay? Kaya, dyan lang kayo mga kaibigan. We have a special guest for today. And then, hindi lang makakausap natin. Madidinig din natin siya sa kanyang kanta. So, dyan lang po kayo. And kami po ay hindi aalis dito sa ating program. We Can Do It! We'll be back. Well, mga kaibigan, we are just so blessed and happy to have someone with us today sa ating programa. Siguro pwede natin tawagin ito kwento na may kwenta. Yeah. Di ba? Yeah, uh-huh. Oo, pwede na rin siya. So, ang ating guest ngayon ay, na-meet ko lang siya just a few days ago. Oh. But then I enjoyed talking to her and she was sharing to me yung testimony niya doon sa papuri dinner. Oh, okay. It was a nice gathering of papuri singers and composers. Okay. And na-miss na naman yun. Kaya hindi talaga makakasama dahil sa sobra pong schedule. I know. So na-meet ko siya and I enjoyed. I said, pwede ka ba sa program namin? I said, easily, yes, Ate Maru. That's good. Okay. So, ang ating guest ngayon ay undergraduate na degree in Bachelor of Arts in major in management. She is actually the worship leader of Bethel Pentecostal Church in Makati. Former member ng Precia is a singing group. Beautiful singing group ito. Anointed singers ito. And she is one of the trainees of Batch 1 of Papuri Artist Talent Enhancement Program. In patet. Short, PATEP. Ganun. Yeah, kasama natin sila Junjin yan. I see. And then ngayon, I recently joined the Papuri Ministry. Actually, Papuri 24 recorded a song, Part
part siya ng grupo na nag-record ng kantang Bayan Ko, Bayan ng Panginoon. And we'll try to play this at the end of the program. And she is a happy wife of Stanley Dimain with two daughters, Chantal and Samantha. Mm-hmm. Let's welcome po sa ating program, Che Guevara Dimain. Welcome, welcome, Che. Hello po! Hello po sa inyong lahat, Ate Maru and Kuya Jonathan Mortis. Hala, nakita ko po kayo ngayon. Happy po na ngayon sa program ninyo. And syempre po, willing ako magpa-interview. Syempre, with you guys po na ngayon nag-request po, eh syempre hindi ko po hihindian yan. Ayan. Well, international it's our joy. It's our joy to have you, Che. And, it's a blessing. So, alam ko, kasama mo dyan, tumutulong sa iyo dyan yung husband dear mo, si Stanley. Kaya... Oh, si Stan. Tapos na ka dyan. Stan. Right. Nagluluto siya ng breakfast. Umaga po kasi dito. Masarap ka. Ipadating mo naman sa amin, Stan. But anyway, Che, I was just talking to you and you were sharing how you came to know the Lord. Mm-hmm. Bring us back to those days na ikaw ay lumalaki and alam ko nasa Christian church kayo talagang lumaki. Mm-hmm. But tell me more about your personal experience sa ating Panginoon. Ayan, agad-agad, ito na. Ayan. Opo, ano po, ako ay laking church. Ang parents ko po ay dinidisiplina kami lagi to attend church every Sunday na lagi naka-dress. Sabi ko nga po ay hindi po ako talaga nagpa-pants kasi ayaw ng mami ko mag-pants, dapat laging Sunday dress. Ayan. So laking po church po ako and laki din po akong kumakanta na kasi sinasali ako lagi ng mami ko sa mga children's choir, ganyan. Pero, willing na willing din po akong kumanta kasi parang pag nasa bahay kasi, nakikinig kasi kami lagi ng 702 DZAS. Ayan, lagi kong naririnig yung mga kanta at lumaki din po ako sa Sunday party na music. Kaya yun. So, lagi kami nag-church, ayan. I accepted Jesus Christ. High school po ako, third year high school po ako. But the thing is, since lumaki po ako ng church, parang sanay na ako dun sa, ano mo yun, sa mga activities. Sa ganung setup. Sa ganung setup na every Sunday, parang wala namang usual na sa akin na nabago. Parang, unlike po dun sa, parang sabi ko nga, yung testimony ko, hindi katulad ng iba, na, uy, pagdating dito, nabago ako, ganyan-ganyan, parang bigla akong ganyan. Sa akin, parang, wala lang, normal, ganyan. Pero, as time goes by, doon ko na po natututunan yung mga bagay na dapat kong matutunan about the Lord. Mm-hmm. And would you believe na lumalim ako simula na nakapag-asawa ako ng gwapong-gwapo. Ayan. Kasi po, Christian din po yung asawa ko. Ayan. So, doon po ako, parang ang weird na, churchgoer ka na from the very beginning, pero ngayon ka lang lumalim, parang ganyan. Parang 30s na ata ako noon, ganyan. Parang hindi siya, parang unusual for the rest na nag-church talaga, no? Pero, sabi ko naman siya na, hindi pa naman huli. Hindi pa naman siya huli. Pero nakakatuwa na yung journey ko ganon. Parang sabi ko kasi, ano kaya yung difference ko dun sa iba? Bakit yung iba pag nagte-testimony, as in mega cry, mega, ano mo yun?
Pero ba't ako wala? Wala akong ganong testimony. Yeah. Ayan. Huwag kang mag-alala kasi yung testimony ko boring din. Na definitely walang boring. Definitely walang boring na testimony dahil ang Panginoon ang bago sa buhay natin. Correct. Yun yung ano. However, I just want to comment ano kasi nga tayo, you know, tayo mga laki, ako laki akong simbahan, laki rin ako ng simbahan. Pareho pala tayo, sir. Yeah. Yung mga ganun kasi usually pupunta tayo sa Diyos dahil nangangailangan tayo, right? Yung gusto lang natin na okay na ito. Pero alam mo habang nag-grow tayo sa Panginoon, it's not just a matter of ginawa natin ng Diyos, sinagot mo kasi ito eh. Mm-hmm. It's a matter of Panginoon, nakikita kita at lumalalim yung pag-ibig ko sa iyo. Mm-hmm. And yun yung depth ng relationship natin sa Diyos. And until now, I'm still learning that. Mm-hmm. You know, we're still learning that, growing in the depth of the love of God in our lives. So, hindi naman natatapos yung... Yeah. Hindi boring yung testimony natin. Pero, Che, you mentioned about ang laki ng influence ni Stan sa'yo. Mm. Could you just give us a little bit of background ni Stan? Kasi na-mention mo... Oo. Konti lang kasi baka magalit siya. Hindi ka napakainin ng breakfast. Ayun na nga po. Nakita ko po si Stan nung college po ako sa Philippine Christian University. Pareho po kami na pinapasokang school nung college. Ako po ay BA Management. Siya po ay Computer Science. Ayan. Tapos, ano po kasi siya? Ako po ay kasama sa PCO Choir. Siya po ay student assistant sa school under OSA, Office of Student Affairs. And yun po, doon ko po siya na-meet dahil meron po nag-introduce na friend. At nalaman ko po kasi, sabi ko, basta ang prayer ko noon, Lord, gusto ko ng Christian. Kasi parang sabi ko nga po kay Ate Maru, parang standard. Kasi sabi diba sa Bible, gusto dapat huwag makipamatok sa ano. Kaya sabi ko, gusto ko Christian, Lord. Gusto ko po Christian talaga ang mapangasawa ko or maging boyfriend ko for that time. Tapos nung nalaman ko po na Christian po siya, ay okay na to. Nung nalaman ko lalo na anak ng pastor, okay na to, pero para ako nagkaroon ng ano na... Oo, okay po talaga, pero para ako nagkaroon ng thought na, naku, baka ano... dito, baka mahirap yung maging anak ng pastor, parang ganyan. Pero, okay na okay sa akin yun. Okay na okay talaga sa akin kasi anak ng pastor eh. Tapos, Christian pa siya. Sabi ko, tinang ko na lang kung malalim talaga, parang ganyan. Pero ako, syempre, hindi ko naman inaano na bakit malalim ka ba? Para gusto mo malalim din yung anong gano'n. Pero, yun na nga po. Nung nalaman ko po na Christian, edi nag-last po ang aming relationship for 8 years na mag-boyfriend and girlfriend. At ito pa po ang catch doon. Nalaman ko po na Aita po sila. Aita. Oo, Aita po sila sa Zambales. Kasi po nakita ko po yung lolo niya na pumunta sa school. Nakita ko po yung lolo niya pumunta sa school. Hindi ko po alam po anong event noon. Basta pinuntahan siya sa school at nakita po kulot-kulot talaga ang lolo niya. And ang nakakatuwa nung habang kinukwento niya sa akin yon. Ito recently na lang pag nagtotalk, kasi usually nagtotalk si Stanley po sa public, saka sa church. Lagi niya pong sinasabi na ang tribal chieftain before is yung lolo niya. And yung lolo niya ay nakakilala sa Panginoon because of some missionaries na pumunta doon sa lugar nila. At ang ewan ko kung biro niya lang to or totoo to, kasi po yung lugar po nila hinahawi pa daw sa ano
Nahawi pa po ng kamo. No, ayan. Kamo po yung joke. Mahilig po kasi siya mag-joke. Yun po yung biro niya noon. Tapos, nung yun po, syempre, pag nakakilala ang isang tribal chieftain sa Panginoon, magsusunod na lang po lahat, di ba? So, kaya po naging pastor po ang dad niya. And even yung kanyang tito na bunso ng kapatid ng daddy nila, pastor din. Ngayon, recently sa church ngayon doon. Ayan. So, yon. So, ang daming exciting doon sa husband ko, di ba? Anak na lang pastor, Christian na, aita pa. Pero, hindi pang aita. Ayan. Yun po. Wow. Now, yung involvement mo ngayon sa church, you're a worship leader. Yeah, yes. Tell us your story on that, yung God story. Ayan, ang ito po kasing asawa ko ay mahilig magbasa. So, tuwing nagbabasa siya, nakita ko na parang minsan natatanong ako sa kanya, so nagsishare siya sa akin mga random questions lang, and doon po ako nakakaroon ng mga knowledge about do sa mga kailangan kong malaman about God. And sa church po nila ako ngayon nag-a-attend. Doon din po ako na influence maging song leader sa church na yon. So event, probably talagang ang growth ko po eh dahil po sa influence din ni Stan and yung church din po na ina-attend na namin ngayon. And nakakatuwa po kasi dahil doon nagsusong lead na ako dati sa ina-attendan po church nung dalaga po ako. Pero yun nga po yung parang catch na parang hindi na parang nagsusong lead po ako ngayon na may with meaning. Ang tawag mo doon? Kasi umiyak. Ayoko po umiyak. Naluluha ako. Nag-worship. Ayun. Nagsusong lead na ako na nag-worship. Dati kasi parang sanay ka mag-song lead na tara po, kanta tayo. Ilakpalakpak po natin yung kamay natin para sa Panginoon. Handa na po ba kayo magpuri sa Panginoon? Yung mga ganyan. Pero ngayon, pag tumayo ako ngayon, ang lagi ko lang iniisip is to lift His name up. Yes. Wala lang pong sabi-sabi. It's just to lift His name up. Kasi po, ang belief ko po, pag nakita ka nilang nag-worship, lahat yun susunod sa'yo. So no need for the audience or the church mates na sabihan na, tara po, handa na po ba kayo magpuri? Tara po, ganito, puri tayo sa Panginoon. No need na po yun kasi pag nag-start ka na mag-worship, mag-worship din yan. Kasama mo. Yeah. Well, your worship leader. yeah. That's very nice kasi, you know, you being there in front, you are leading those people to worship. And, you know, with a heart na nakikita sa leader, susunod yung mga followers doon. And I appreciate that. I appreciate that so much kasi worship guy din ako, worship leader din ako sa simbahan natin. Mm-hmm. And we see that, I could say yung principle ng worship, dapat lagi nating i-emphasize yan sa mga churches. That's true. So, hindi siya madali yung trabaho na yon. Para sa akin, hindi siya madali. Kahit yung pong kumakanta sa stage, for me, pag ang kinakanta mo ay worship song, tapos ang kinakanta mo ay yung about sa mga papuri songs, for me, hindi siya madali. Kanina ka muna. Hindi siya madali. Like ko sinasabi na baka isipin kasi ng mga listener, ganun lang pala kadali yung mag-worship ka lang, mag-worship. Hindi po talaga siya madali. Parang hindi siya ganun na process na pag nag-worship ka lang, ay mag-worship na rin. Parang kailangan po kasi talagang ikaw muna may puso doon sa ginagawa mo. And may yung mind mo, sineset mo doon sa anong sino ba ang talagang pupurihin mo. And yung song mismo, talagang
pinipili siya not because na, uy, sikat itong song na to, sikat itong kanta na to, or sikat yung mga kumanta doon sa kanta na to, but because yung song na yun ay, is declaring the name of Jesus, is declaring the name of the Lord. Oo, parang hindi, para sa akin, pag tumayo ako doon, ay mahirap na trabaho. Mahirap na task because Panginoon kasi yung nanonood sa iyo eh, parang mas kinakabahan ako pag hindi ko na feel yung presence ng Panginoon pag kaya lagi ko pong pinagpe-pray na Lord, cover me with your precious blood kasi gusto kitang ma-experience. Hindi dahil na nasa gitna ka, kumakanta ka, ay oo, parang meron siyang fame ng konti kasi nakikita ka nila. But ang nakakatakot dun is yung puro fame lang, wala yung heart na nag-worship sa Panginoon. So, for me, mahirap po na trabaho talaga yung pagiging worship leader at the same time, yung kumakanta ka sa mga concerts about na Christian concerts. Kasi iba po talaga. Kasi iba yung hinahayag mo eh. Kasi tayo pag kumakanta tayo, we represent Jesus because Jesus lives in us. Yes. Oo. Diba? Oo. Dapat si Jesus ang makikita sa atin. Even when we sing, we just don't sing because, you know, anybody can sing a gospel song. Okay? But it's going to be a different messenger if you're a child of God. Anointed ka ng Panginoon, in-empower ka ng Panginoon, iba ang dating sa tao. So it's more of a personal to from God to the people, and that is where we will say na talagang Lord, wala ako kung wala ka. I am nothing without you. Diba? But we can do all things through Christ who gives us strength. Yeah, kaya we can do it yung program natin. We can do it, sabi nga ng program natin. Yeah. Well, thank you so much. Maraming salamat, Che, sa this story, you know. This is God's story in your life and it has been blessing us because it's all about God. Right. Well, mga kaibigan, very limited na po ang oras natin. Ito po ang programang We Can Do It, napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DKS. FEBC Radio TV, ganyan din po sa channel 185 sa GCTV. Well, mga kaibigan, muli, maraming salamat, Che, and then kay Stan. And enjoy your day, enjoy your day with the family. At maraming salamat. You are a blessing to us today and to the listeners. Okay. So kami po ay pansamantalang magpapaalam ang inyong mga kaibigan, Maru Cepeda Javier. At Jonathan Mortiz. Susunod po natin uling pagsasama-sama sa ating pong palatutunan. We can do it! Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.